National Irrigation Administration target maparami ang binibentang 29 pesos kada kilo na bigas sa mga Kadiwa stores simula August po yan, ha. Sa pamamagitan ng contract farming, direct siya po nabibilhin ng NIA ang mga ani mula sa magsasaka. So wala masyadong middlemen. Mm-hmm. Inaasahan makaka-produce ng 100,000 sako ng bigas. Kaya posible raw na makakapagbenta ng 10 kilo ng bigas mula sa 5 kilong limit kada customer. Buti parang, naman. Parang mali ata ito. Mali. Sorry, alin? NFA dapat. NFA. Hindi, ay, NFA. Hindi Irrigation Authority. Oo nga. Kundi NFA. National Food Authority. Yan. Oh. Kasi yung NIA, patubig yan eh. Yes, patubig. Oo. Oh. Eh, buti naman kung ganyan, 29 pesos per kilo. Dahil ayaw natin yung mga brown rice. Gusto natin yung, di ba iba eh? Although healthy naman. Oh, healthy yung brown. Pero misan kasi sa lamesa, di ba? Oo, oh, ayaw natin na pero, patatas, kasama. Layo pa rin sa 20. Mas okay na yun. Sa ano, pagka Japanese test, ha, palakas ang kain ko eh. Iba-iba rin ano. Iba pag Japanese rice. Eh, masarap eh. Oo. Oh, oh. Masarap talaga. Oo. Oh. Oh, oh. Ay, nako. Tapos yung Thai rice naman, yung jasmine, Thai jasmine, ang bango naman. Bango. Oo, sarap, mabango diba? Din. Mapalakas ka rin kain doon. Lakas yung kumain. Lalo na kung ang kinakain mo, eh, ano, adobo. Oo. Oh, yeah. Oh. Kasi ma-rice po talaga kami. Malungkot po kasi pag fried chicken, tapos patatas, para tayong yung mga, ano, mga western, ano natin, mga western brothers and sisters. Correct. So, rice po talaga. 20, yung sinasabi namin 29 pesos sa Kadiwa po yan, ha, at saka limited supply po yan, ha, baka kasi well supply last. Pupunta, ha. Tapos of course, at least yan ang nearest sa 20. Oh. Na sinasabi, no, pero 29. Okay.